Keyworks, Galgal, Pulisset, try natin kay Honda Click 125. 113, 115, 17, 18, 119. Yan, naka 120 tayo. Ito na yung pulleyset natin. Yung drive face niya may built-in washer. Tapos yung cooling fins niya lightened, may tabas. Yung pulley naman lightened din tong part na to, ayan. Tapos yung flyball ramp niya makinis yung pagkakagawa. Itong gilid lightened din ng konti. Tapos yung degree niya is 13.8. Kailangan bagong belt yung ikakabit natin. Ito pala yung dati kong gamit, yung speed tuner version 2 na pulley pang click. Itong lumang belt naman na to, medyo manipis siya ng 1mm. Sinukat ko ng caliper to eh. Tsaka yung degree nitong lumang belt is 13.5, naka break in. Kaya hindi na pwede to. Gagamitin natin bola is straight 10 grams. Nakalimutan ko na kung anong brand itong bola na to, pero 10 grams to. Tapos itong stock back plate natin, bumili na rin ako ng bagong slide piece. Itong letter T na to sa may back plate, ito natin yan itatapat sa may toldok sa sigonyal. Para to sa proper weight distribution. Kabit na natin tong bagong belt natin. Tapos yung drive face, alin man dito sa dalawang to, tapat natin dun sa toldok ng sigonyal. Washer, nut. Tapos sigpitan natin ng konti, 22mm. Torque drive naman, ang specs natin is stock torque drive, 1000 RPM, center spring, Gecko clutch lining, clutch spring, tapos yung stock yung housing. Kabit natin dito, bukahin natin. Tapos suot natin dito. Gamit nating bell is itong pang Honda ADV 160 na bell. Naka fine thread groove from M-Works Speed Tuner of Pampanga. Kabit na rin natin yan. Washer, tsaka nut. 22mm socket, 59 Nm. 19mm socket, 49 Nm. Start natin yung motor. Pansin nyo medyo mapagpag pa siya. Hindi pa kasi siya lapat. Pero pag na-break in na natin yan, lalapat na yan. Gaganda na yung play ng belt. Tsaka tataas na rin yung pwesto nyan sa likod. Sa torque drive. Or pwede kayong mag-tuning washer kung gusto nyo pataasin yung lowest speed ratio. Kaya lang tatabingin yung belt. Depende na sa preference nyo. Yan, ito yung mga tuning washer natin. Pero hindi ko naman na siguro lalagyan. Test ride na muna natin. One bar na lang si click oh. Sakto, test ride na natin ngayon, nakapagpagas na din. Bali, ang goal ko lang is 8,500 RPM to 9,000 RPM. Meron pala akong RPM gauge na kinabit dito kay click, kaya kita ko. Mas madali kasi mag-tono pag may RPM gauge. Nga pala, naka-power pipe din ako, JVT version 3, tapos naka-full open siya, tapos naka-remap yung stock ECU ko. Itong remap kasi ngayon ito is pang full open. Dati kasi naka-mid lang ako. So, sa mid naka-match yung remap. Ngayon, binago ni Margo, try ko daw na i-full open. So, may Clark mismo natin ito try para matitingnan natin yung RPM niya, kung dire-diretso ba or magdadrop ang RPM, kung kailangan may adjust pa tayo. Kumbaga ito yung baseline ko kasi ito yung dati kong tono dun sa speed tuner version 2 na pulley. Tingnan na lang natin kung dudulo na kasi bago pa yung belt eh. Kumbaga humuhulmo pa yung belt, hindi ako masyado mag-expect na makakadulo agad to. Ang last na top speed ko, sa vlog ko yata yun nung isang pulley ako, yung speed tuner na pulley. Parang naka 118 lang ako dun sa may mega dike. Hindi ako ang ko yun. Pero ngayon tingnan natin dito kung ilan ang makukuha. Try lang natin. Pero parang pansin ka mas mababa yung RPM niya ngayon. Parang pwede pa kang magaan ng bola. Tignan natin kung wala nang dudulo. Tukan natin konti. Bitin! 112 minor. Pagas muna ako. Di pa tayo nakapagpagas, 15 minutes pa daw. Ikot na lang tayo, tapos pagas tayo doon sa Petron.
117, 118. Tama na. Naka 118 tayo. Iyakuhan ko ng konti. Try U-turn tayo dito, try pa natin. Wala mo na sasakyan. Yan, okay na, nakapagpagas tayo ng 200 pesos dito. Kapag lumapat yan, expected ko na makaabot din yan ng 120 or lagpas pa. Pero medyo matagal pa yon. Siguro gawin ko siya ng separate vlog. Try ko siguro dun sa may Silex, sa may Tarlac. Para anlipiga talaga. Ito kasi ano lang eh, maiksi lang yung daan. Hindi ka makakatodo. Hindi ka makakayoko ng maayos. So yung acceleration na lang, pwede ko pang timplahin to. Pwede pa akong magaan ng bola kung gusto kong mas pahiyawin pa sa low RPM. Para medyo nakukulangan pa ako eh. Pagdating naman kasi sa arangkada, magdedepende pa rin yan sa preference nyo. At least nga nalaman natin na kanyang dumulo ng ganon. Sa ganitong setup ah, naka power pipe tapos naka remap. Pero try pa natin mamaya isang ikot na. Higit pa tayo isa. Para makita natin kung maka 120. Piling ko kaya mag 120 eh. Basta hindi lang mabibitin yung ano, daan. Ang maganda pa dito, wala siyang RPM drop. Dire-diretso lang yung RPM niya pagka nag-accelerate. Hindi bumabagsak. Yung steady acceleration. Try natin. Yan o. 6, 9, 7. Dire-diretso lang RPM. 7, 1, 7, 2. Hindi nabagsak ang RPM. Ang maganda yung RPM delivery. So ito kasi yung nagpa-try sa akin, ito si M. David ng Speedtuner Pampanga. Tinatry niya sa akin. Nagbebenta siya nito. So kung taga Pampanga kayo, pwede kayo maka-order sa kanya. Si K-Works kasi ay isa ano yan, located yan sa Batangas. So medyo malayo dito, Pampanga. No? Pero may mga reseller naman siya. Lalagay ko na lang yung Facebook link nila ng K-Works para kung gusto nyo yung umorder, itry ito. Yan. Pero so far na ginamit natin, maganda naman. Walang RPM drop, tapos dumudulo. Although, pwede ko pang tunohin ito ng maigi sa panggilid para mas dumulo palalo. Kasi siyempre, i-breakin ko pa yung belt. Kailangan pa i-breakin ito. Palalapatin pa natin para mas gumanda palalo yung takbo. Yun na, medyo nakukulangan ako sa RPM. Pagka-acceleration, parang kulang. Pero bumubuelo naman siya, oh. Nakabuelo na, tumataas na yung RPM. Siya malakas siya, oh. 109 na, 111, 113, 115, 17, 18, 119. Yan, naka 120 tayo. Sinagad ko na. Para at least ay makita nyo na kaya mag 120. Kaya nya. Semi-yuko pa lang. So mas malakas pa duduluhin ito pag sa Silex natin tinry. Anlipiga na makakayuko tayo ng maayos. Yan. Solid ang K-Works. Malakas dumulo. Kahit bagong kabit, no? Hindi pa labat yung belt. Eh. Nag 120 na agad. Lakas. Malakas ang K-Works. Maganda yung pagkakagawa ng pulley. Yung arangkada na lang ang gusto kong perfectin dito. Kuha na natin yung dulo eh, no? Update ko na lang kayo. Sige, pwede kayong mag-comment. Talang nyo anong binago ko. Pero sa ngayon, i-breakin ko lang muna siya. At least nakita na natin talaga yung dulo niya. 120 ang dulo nito. Bumigat na rin ako ngayon eh. Dati kasi nung 120 ko dun sa dati, 56 kilograms ako noon. Ngayon, bumigat na ako. Ano na ako? 62. 62 na yung binigat ko. Pero dumudulo pa rin siya. 120 pa rin. Ibig sabihin, malakas talaga yung pulley, no? Sa longevity naman, ito kasing mga ganito is original na stock na minodify, kaya matibay talaga itong mga to. Hindi ko naman sinasabi na mahuna kapag ka aftermarket kasi yun ang gamit ko eh, yung speed tuner, aftermarket yun eh, na profile ng speed tuner, pero aftermarket. Okay naman siya, ang naging problema ko lang doon yung slide piece niya sobrang tigas na kinakain niya yung poste ng ano, ng pulley. Ilang problema. So pagka stock, okay yan, maganda yan. Basta stock din yung slide piece na gamitin nyo. Para kumbaga partner talaga sila. Hindi makakain yung poste ng pulley. And stock modified ang pinaka okay para sa akin. Sa longevity ah.
matibay talaga. Gamit ko kay Beat tsaka kay ADV stock modified na ano, mga pulley. Malagay ko na lang yung link ng Facebook ni M. Kung taga Pampanga kayo, meron din siya pang ibang motor eh. Alam ko meron siya pang ADV eh, na K-Works din. Tapos kung sakali na hindi naman kayo taga dito, lalagay ko yung link ng Facebook ng K-Works. Tapos pwede siya lang i-message. Tanungin nyo na lang kung saan yung reseller nila na pinakamalapit sa inyo. Kung interesado kayo dito sa pulley na to. May nakukulangan pa ako sa RPM para mas gusto ko na humihiyaw pa. Pero walang drop RPM. Diretso lang siya. Maganda. Maganda tong pulley, promise. Try nyo ito. Nakakalik kayo. Walang RPM drop tapos malakas dumulo. You know, diretso lang RPM.